Maing adlaw Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa Cagayan de Oro City. I'm your host again, Efos, and good morning, CDO! So, dagang salamat sa itong padayon nga kasuporta sa YouTube channel na to sa Pinoy Rob and especially sa itong Facebook page. Thank you so much guys for following, and if ever bago pa ka nga YouTube channel, please don't forget to subscribe. Hit the bell button para ma-notify ka sa bagong mga videos nga itong i-upload dari sa Pinoy Rob YouTube channel, especially sa itong segment nga Good Morning CDO. Ayan, if sa Facebook po wala pa ka naka-follow, please do follow, like, and share guys. Thank you so much, and today pinasahi ka niya itong laagan karon kay isa ni sa nakahatag sa muag sa tawag na kanang gitangtang niyang among mga stress o mga kakapoy, no? Sa isa ka-overlooking nga lugar, nakakapi pa miglami kaayo, no? Dere, walay lain pa ang Cuesta Rocia. Cuesta Rocia. Rocia? Ah. Of Agenta. So, take two ni siya. Take two. Okay. Please help me welcome, ladies and gentlemen, Cuesta Rocia. Rocia. So with me, the owner of Cuesta Rocia. Please help me welcome, ladies and gentlemen. Ma'am, what is your name? Evelyn Han. Ayan, yeah. Ma'am. So how are you today, ma'am? I'm doing good. A little bit stressed earlier, but then I wasn't planning of coming here, but then you're like, why not? Yeah. Why not? Because among git contact si ma'am, no, na ma'am, napaka ma'am, pwede ka mo ma-interview. Yes. Ayan, so ana siya nga kanang medyo na nakoy gilakaw. So nasad mi gamay, pero here she is. Gianhi gid siya para sa interview. Thank you so much, ma'am, no, Evelyn. Thank you. So ma'am, why is it ang name gingalan ninyo ning business? Yes, yes. So nagsuhod siya sa Kamigin. Actually, our Kamigin. First, yes, our first business there was named Casa Roca. Ah. And then we were planning of doing the same name here, but the problem is it has to be with the bed and breakfast, and we don't have that. So the DTI said like, oh no, change it to something else. So it's like, I don't know what to name it. So it's like the whole night at that time I was like thinking, I don't know what to name it. So what's in there, you know? So rock and heel. So yeah, Cuesta Rocia, it means rocky heel. Rocky heel. Yes. Yeah, so it's lots of rock and it's heel. You know. So here we are, very far away from The city. Crowded city. The crowded city. Actually, it's only 13 minutes from here to SM uptown. Yes, yeah. Ma'am. Yeah. Dool lagid siya, no, sa gikan sa syudad. And asa pa ka mangitaan, ano, dool ra kayo sa syudad. Wala na yung gastuan nga, grabe ka, dagko nga gasolina, krudo, para makadto sa overlooking lugar. So, naara din ni. So, sa Cuesta Rocia. Ayan. So, ma'am, unsa is ka ng struggle ninyo, ani ma'am, nga nag-pag-create ninyo, ani nga business kay since Rocky magigay siya? Actually, we were actually not planning of opening the restaurant here. Just in the house lang. Ah, balay lang. And then all of the sudden, the owner of the land here was like, come on, just open it up there. I'll deal with it later. And then so we have one guy, actually, he's just doing the stone by himself. So for 1 year, what he do is just doing the stone work by himself. And then after that, we slowly, gradually, bringing all the stuff for here. And then at first month, I guess we don't have that much of customers. Because we don't actually advertise, because we want the people to tell, like, word of mouth only. You know? So that's why. So pilan niya ka years ang kuan? Mag 2 years this mag coming, 2 years June 28. Wow! Yes. Mag 2 years, congratulations in advance. Yes. Mm-hmm. Yes. So, sa ina na nga struggle, ma'am, isa ra ka tao ang nagkuan din eh, nagbuhat og mga kanang paril-paril. Oo, isa lang yun. So, kinsa na siyang isa?
Asara ba to si Teng? Asara ka, Teng? So it's a boy, it's a guy. Yes, it's actually a guy. So he's lagi kay murag lisod man siguro siya, babae. Siya gikan gihapon siya sa kuan Kamigin actually. Dito na siya then siya ma'am. Ba mo ganahan gyud siya sa mo ba siya mo unsa ko mo transfer ko niya sa CDO. Di ay so gikan gyud ang ilag ang inyo yung kuan ang location gyud niyo na puyo gyud mi sa Kamigin. Pero ako from Davao gyud. From Davao ka. Since 2011 dito na mi sa Kamigin. So mo to nga sitting na himo. Pandemic hits, diri mi na lockdown. Okay. Diri mi na lockdown tapos naatay 72 ka mga doctors nga gi-cater katong pag-lockdown. So motong nagbuhi sa mura ko kanang nagtrabaho sa abroad then nag-send kog money sa akong mga workers dito sa Kamigin kay wala close man gyud dito wala man gyud business dito. So dere maka-business man ko like maka-support ko ay maka-padala kong pagkaon sa mga nurse sa mga doctor. So moto siya nga kwarta nga akong iyon sa nila dito, i-support nila dito tong pandemic time. So grabe ba? Then then pag katong wala na okay na si pandemic, medyo pwede na mag-open. So we decided to open there because here it's so hard for the senior citizen ba na kasi too far for them sa ano sa parking lot. So there na lang muna. Then here it's actually for ano lang for just Char coffee shop. And then all of the sudden, kaboom, busy. Yeah. Nilagan na din. Especially sa mga Cagayanon, no? Sa kainit, sa Cagayan, mangita yung kabugnaw. So, dire na. Yeah, dire na yun. 5 o'clock, till dawn. Bugnaw na siya, like ang hangin. Even ganit, 3 pa ganit, ano? May dire 3. So, really? Na kayo, diba? Wow. So, kwan ma'am, kanang, ang inyong mga services dire, is that purely unsa man ang gina-offer ninyo sa mga customers? So food yun, based on food yun. So ang food na mo is like ako yun ang nag-cook. Ako ang nag-cook. Ikaw yung nag-cook? Yes. Wow, kinsa pa man ang nag-luto pa. Ang tag-iyak pag yun. Ako yun actually. Sa kabisyo ka dako sa tindahan. Sa kabisyo ka dako sa tindahan, makuha pa sa tag-iyak nga magluto. Yes. Mano, ako yun ang unsa kay kung siguro I don't know. Like I love cooking. It's my passion. So, yeah, so yeah. What's your ano ma'am? Ano? Na curious ko. Asa gyud ka nimong talent sa pag-cook? I don't know. It's just wala lang ni. I just love pagawas lang ni mo sa imong mama na cook na gyud siya. Pero actually, karon ang mga gens, mga generation karon, dili na kay sila mogamit katong mga katong pang sa una nga unsa nga traditional. Traditional nga unsa. So I believe so. So karon ang among ginagamit, murag ingon ana, balik murag back to the basic ta mag ana ba. So wala kay mas, gagamit mas lami man gyud ma'am ang traditional nga pamaagi. Yes. So dugay na gyud ka nagluto sa since pagkabata. Bata pa. Oo. Siguro, bago pa lang kung ipangalak. Papangalak mo, naka-kitchenware na siya. Pagka-kitchenware niya. Mama, manja! Pero na-influence kasi mong mama or papa. Papa, or, and then sa akong ex-brother-in-law na Italian, siya gid ang nagtudlo sa kwa sa mga sauce, sa mga Italian sauce niya. And then, giyon sa day na ko, kaya syempre, grab the opportunity na na okay siya pagka unsa gyud siya kay murag katong gihapon nga before gihapon nila nga generation ginagamit gihapon ang cooking like kung tomato dili gyud sila mogamit anang mga tomato sauce na nasa pouch na nagid palit gyud ka sa palingke kanang ilahi yung kataon dito ba so sa imong idea ma'am no dagan magid mga businesses no nga kanang appeal sa mga inyuha or other nga mga businesses lain-lain mag mga story pero do you believe nga dapat nagi background ng isa ka kanang owner sa business ay asya maka put up sa business? Dapat na agyoy kanang kabalugid siya like for example kung restaurant ka dapat ang owner kabalugid magluto. Kay kung dili ka kabalo magluto kung layasan ka sa imong cook nga lami kay mo luto impas imong impas imong impas ang imong unsa close gyud ka kay kung mapulihan ug walay lami mo luto di ba? Mahalag layasan ka sa mga sa mga hawd kay muluto. Lisod kayo malayasan og kanang mga cook no nga mga maayo kayo magluto nya mohawa ra kalit. So kinanglan ikaw gyud dapat ang kabalo. Dapat magikan yun sa imo. Tapos siguro dili kung ikaw ang nagtudlo sa unsa siguro dapat dito yun ka mag
unsa pa. Like, pili gid sad siguro ni may hatagdanan sa imong chef ang imong nakabalaan, no? Kay para sa lang tong secret nito mga recipe. Manang secret nga dapat dili i-share. Ma'am, sa karon sa imong status karon ma'am nga kanang ga trabaho aga. Business ka, gakok pagig ka. So what any other things imong ginabuhat aside sa imong pagcook o pagbusiness diri sa ano Cuesta Rocha? Ganahan ko mag-market. Market. And then mogi na akong outing kanang ganahan ko mag-adto sa mga palengke mananaw sa mga akong ipangbaligya. Ora gihapon ta. Business ra gihapon. Connected ra gihapon. And then naga dula lang goals. Gadula golf. Wow, usa sa pinakabarato nga sport. Ang golf. Ang uban mam kaila ana may lang mga golf. Ay, ana retired na ka. Adults, occasional na lang. Yes. Ayan. So, every night na lang. Occasional, once a day. Yeah, every night. Ana. Uy, nag-curious ko ma'am, how old are you, ma'am? Sikreto lang yung mga ilag sa baato lang. Ah, 46. 46. Ayan, ma'am. So, unsay sikreto sa pagiging ano? Pagiging fit. So, na-observe ako mag-50 ka like, na sa ano. Smile, be happy. Be happy. Yeah. So, bisan pag may problema, magkatawa. Ah, mura lagi buang. Mura lagi buang. So, pag mamalingki lugar ka, di magkatawa. Oh, good morning. Yan na, oh, yan na lugar. Sorry, ganun ko. Yung stories ko ng mga tigulang nito. Ah, diba, tigulang na ko. Napag-itigulang sa ko. Yeah. So, do you believe mo mga kanang by talking to other person, maka-unload ka or mawala ay mong kwan? Yes, kay, it's nice to see other people as well, like, murag, nag-struggle sila, murag makatanok ka nga, ay, murag naglisod, gani sila, nakaya, gani nila, ako sad, makaya, sad na ko. Okay, nagani ko na, nagay ko diri, oh, so, sige, okay lang, tani. Laban na gito sa life, ma. so, you mean, you always learn from others. And then be contented. Yes, wala lang, simple lang. Unsa imong mahatag na tips sa mga kibali in 46 years of existence sa universe pa, di ba? So unsa imong mga kanang single tip or a little tip sa mga business owners diri sa Cagayan de Oro City? Nah, mga dato naman kayo sila. Ay, wak manjib kayo maunsa gyud kay mga gamay ra man. Labi na gatong mga bago pagasugod sa business naman tay mga watchers, mga followers, subscribers. Okay. Nag-start silang business, no? Nga, ayos sa mga gasto-gasto. Ayos sa mga gasto-gasto. Gamay, hinay-hinay lang yun. Hinay-hinay lang yun. Ayaw yun magpalitan ng kunyari mag-sabaon. Sabay, gusto niyong i-build restaurant or coffee shop. Ay, sa magpalitan na dahil yung kuan, kanang dagko kay nga machine. Gamay lang sa, talagang to, kumubumba. Di ba, kay, mahal kay sa nga tanan, then dili dahil to mag-work. Sayang ka, ayun. So, one step at a time, kibali. Oh, yes. Mauna akong ginabuhat po. Like sa una akong kaldiro diha mga second hand lang karon kabalit na kong brand new. Wow, di ba? So dili diretso hinay-hinay lang, di ba? Hinay-hinay. Kay imo pang ginatansya ang kwantibali ang business. Kwan ba kung mubumbagin siya? Click ba? At least kung mo down man gamay lang dili kay sakit ba. Di ba? So ma'am, unsa tong mga foods nga tong gina-offer diri at least makabalo atong ilaha ang watchers. Ang atoang best seller kana. Best seller na to sa appetizer si quesadilla gyud mo gina ang ilang ipanghambog daw kay I don't know. I never been to other places na nagluto daw sila og quesadilla pero sa to fat gyud daw kay ato ang quesadilla. Di ay dako gyud kay. Yeah. Okay, so ma'am, natin mga again watchers and subscribers and followers sa Cagayan de Oro, especially sa One Food no Mindanao, sa Visayas, also sa Luzon, no? So pwede ba nato sila ma-invite, no, sa pag anhi diri sa imong ano? Dali na mo diri and then pero ayaw mo pagdungan tanan. Yeah. By the way, our food actually made with love. So, it takes long yun nga luto. So, kung willing ta maghulat sa pagkaon, murag medyo dugay-dugay yun siya, it takes mga 20 to 30 minutes yun ang waiting time sa pagkaon. Kay dili wala tay kanang unsay tawag ani ay kanang instant all kanang prep kid sa all is traditional gid siya pamagi. Yes. So dugay gid siya it takes kaya time. Kung nagdali mo next time na lang sa kanang lagi ayaw na lang sa yun. Ayaw na. So wala man
lami para malami gid ba? Para malami gid. Yes. Tinuod gid na siya. Yeah. Then ang inyo pong mga drinks, mga say mga gino-offer niyo sa drinks. Natay mga okay, so sa kung mga palahubog, natay mga beer, natay mga cocktails dere, mga lamian sad kayo fresh fruits atong ginagamit tapos dapat tayo mga mango shake, mga shakes, mga coffee, mga gina siya. Ayan. Then very soon atong pizza all mag-open na siya. Whew! Pizza, pohon. Yes. Siguro by 2 weeks from now. We'll see. Ayan. Woo! Yes. Sa pizza, another food na pod na din. Yes. Ayan. So secret rani guys, ato rani guys, pero gi on air na to. Beta ma'am, so thank you so much ma'am sa imong time nga nani gid ka. So how about out sa imong masulti sa mga Pinoy Rap subscribers and followers? Hoy, follow na mi, follow na sister. Yeah. Follow na siya. Yeah. Oh, butan kayo and thank you so much. Wow. Thank you so much. Ayan, so there you have it, no? The owner of Aquesta Rocha. Thank you so much, ma'am, once again sa imong time. And please, kung kamo gusto mo mulaag, nakaunan ako ninyo, bahala mo diya, basta kay lami kay dere, nice kay stay dere, nice kay tambayan. If you want to unload something yun, mga stress, so why not, anhin na mo dere, ayaw nagdugayan, no? Ay na magpabuk, diretsyo na, paunahay na din eh. No, lamian po yung kayo mga pagkaon dere guys. So thank you so much once again. And please, katong bago pa naka-tune in ang YouTube channel, please don't forget to subscribe. Hit the bell button para ma-notify mo sa mga bago nga videos nga itong i-upload dere sa itong YouTube channel. Thank you so much once again, guys. And as atangi sa sunod na pod nga interview na ito dere sa Pinoy Rap YouTube channel, I'm your host, Epos. Good morning, CDO!